naka-off. Ayan. Then, i-on ko siya. So, tahimik na. Okay? So, napakahalaga na gamitin natin ito. So, paano natin i-remove noise yung mga maiingay sa paligid natin na hindi natin maiiwasan. Yung mga tunog ng sakyan, yung aso, yung mga tunog ng mga nagkukwentuhan. So, pwede natin maalis yan minimal sa tulong ng application na to. Disclaimer. Hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang pagtuturong ito ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Kung may makukuha kayong aral, kuhanin nyo, at kung wala naman, wala akong pakialam. So again and again and again, so welcome guys for our new and another tutorial that we need to discuss for this day. Okay, so ang tutorial natin ngayon is paano ba natin remove yung noise background natin pag tayo ay nagkakaroon ng mga live streaming or mga Zoom meeting or Google Meet. So madalas ang nangyayari kasi is naririnig yung mga ingay sa labas, yung mga tunog ng sasakyan. Naririnig nyo yung sasakyan ngayon sa labas, naririnig nyo yan. Yung mga tahol ng aso. Pero kapag pinindot na natin, in-on ko na kagad yung remove noise, so automatic, pakinggan ninyo. May naririnig kayo. So yan ang ating pag-aaralan sa araw na to. So paano natin i-remove noise yung mga maiingay sa paligid natin na hindi natin maiiwasan. Yung mga tunog ng sakyan, yung aso, yung mga tunog ng mga nagkukwentuhan. So, pwede natin maalis yan minimal sa tulong ng application na to. So, yan. So, nandito na tayo ngayon sa ating monitor. So, sa monitor natin, makikita natin dito. Siyempre, bago ka lang sa YouTube channel ko. So, just click the the subscribe button. Dito. Dito. Yan. Just click the subscribe button. So, para updated ka sa mga tutorial katulad nito. Okay, so first thing first na dapat mong gawin is you need to download. Okay, search mo muna kay Google. So, punta ka kay Google. So, pamilya na kayo kay dito. Search mo kay Google si Krisp. So, Krisp. Hindi ko alam kung yung pronunciation niya, pero Krisp, ganun. Okay, Krisp download. Ayan. So makikita nyo ngayon dito sa inyong monitor, sa kanilan mismo sa screen, nakalagay si Krisp noise cancellation and echo removal. So inaalis niya yung mga remove noise cancellation, which is yung mga ingay sa labas. Okay, ayan siya. So yan yung sa website niya, makikita nyo dyan. So, ayan. So, yun. So, actually, so ginagamit ko na siya ngayon. Okay? Ito siya. Kung makikita ninyo, dinownload ko na ako siya last time eh. Ayan siya. So, yan na. Gumagamit na ako ng Krisp. Kapag ni-remove noise ko yan, pakinggan nyo. Okay? So, may mga ingay tayo narinig na zzzz. O kaya yung mga sakyan. Kaya yung mga aso na tumatawal kapag meron kayong tumatawal na aso. So, kapag in-on ko siya uli, so, pag narinig ako nasasalita, so, narinig din yung bonus ko. So, yan. So, on lang natin siya para makita nyo gumana siya gumana. Okay. So, balik tayo. So, ang gagawin mo lang din, okay? So, dahil na-download ko na siya, eto, na-download ko na kasi siya. Okay, so meron kasi itong mga remaining time. Pag first time user ka, automatic meron kang 240 minutes. Free yun. Okay, it's free. So, consumable siya. Pagkatapos mo yung 240 minutes, so, technically, may expert na siya. Kailangan mo na bumili ng premium account. So, kung gusto mo ng unlimited uli,
Okay, kung napanood mo na yung Zoom na ginawa ko kung paano mag-activate ng Zoom account unlimited, it's the same principle na gagawin mo din doon. Na pupunta ka lang din kay, search mo lang din si TempMail kay Google ulit. Punta ka lang yung TempMail. Yan. Mag-create ka lang ng this temporary disposable email. So, dahil meron akong previous na account dito, so makikita ninyo, meron akong 40.08 minutes remaining. So, gagawin ko siyang 240 minutes. Okay? First thing, first na gagawin natin, dahil meron na kasi akong application nito, na-download ko na, the only need you need to do is we need to download this application. Okay? So, paano mo siya download? Just, basahin mo muna yung mga, ano yan, yung mga description nito. Punta ka lang sa pinakababa, basahin mo lang para mas lalo mo maintindihan kung paano mo ginagamit si Krisp. Okay? Sabi ko lang kung paano siya i-pronounce. So, download the app. Hindi, okay? Ayan. So, click mo lang itong download for Windows kung Windows yung gamit mo. Kung Mac naman, so, syempre, Mac yung i-download mo. So, dahil Windows ang gamit natin, so, click mo lang itong si Windows. Ayan. There, after clicking kay Windows, lalabas na to. So, nasa 127.64 megabytes lang siya. So, MB. So, start mo lang yan. Then, dahil nakapag-download na ako, okay? So, ayan. So, proceed na tayo. Cancel ko na muna siya since may download na ako. So, nandito na ako ngayon sa mismong application. So, sabi ko nga kanina, meron akong remaining 38 na lang. So, consumable nga siya the moment ginagamit mo siya. So, ang gagawin ko ngayon is paano ako magki-create ng time ulit kay Krisp kapag naubos na ulit yung remaining time ko, which is yung free 240 minutes. Okay? Remove noise ko lang ha, para maalis ko lang siya ulit. Yan, narinig nyo? Baingay? On ko? O wala. Sabihin, nire-remove noise niya. Okay. So, off ko ulit. Then, mag-quit lang ako, ay magsa-sign out ako sa kanya. Ka-sign out ko ay agad started. Then, nalabas na yung website nung mismong Krisp. So, babalik tayo ulit dyan. So, all you need to do is to sign out the existing email nung mismong account mo. Then, pagka-sign out mo, okay, so, maglalabas yung sign in, so mag-sign up ka. So, ayan. Then, sign up. Okay. Then, pagka-sign up mo, okay, meron kang makitang email, punta ka lang dun kay TempMail. So, si TempMail, copy mo lang yung binigay niyang email. So, pagka-copy, punta balik kay Krisp, i-paste mo lang siya. So, control B to paste. So, paste mo lang. Ayan. Then, sign up. Then, so, maghihingi siya ngayon ng code. So, the activation code. So, to verify. Balikan yung content mail na para i-verify kung talagang existing yung account. So, yan. So, ang purpose lang naman yan is para to verify na legitimate yung mismong account na nilagay mo dun kay Krisp. So, yan. Then, may makikita ka dyan code. So, yung code na yan ay ika-copy mo lang yan kay Krisp para yun na mismo ang account activation code na binigay sa'yo. So, it's legit. So, ibig sabihin, may existing account ka nilagay sa kanya. So, pag may existing account ka binigay sa kanya, so, yun na. Pwede mo na ilagay yung activation code na sinin sa'yo ni Krisp sa email na nilagay mo. Then, after that, ay
After that, makikita mo yung email na nakalagay dyan kay Krisp na okay na. So, tignan mo kay Tempmail. So, ibig sabihin, parehas siya. So, sabihin, nakapag-login na tayo kay Krisp sa account niya. Okay? So, all you need to do, ayan na siya. So, click natin yung sign out again for the second time around and get started. So, automatically, dahil nakapag-sign in na tayo kanina, so meron tayo 240 minutes. So ngayon, gagawin po natin is okay na, na-create ko na siya. So nabago ko na yung time remaining niya, which is yung makikita natin, meron na tayong 240 minutes. Again, kanina 30 minutes na lang siya. So meron na tayong 240. So sabi dito, every week you get 240 minutes. Next on September 12. So meron tayong another 240 minutes for the next week, which is yung September 12 ngayon na darating, okay? So yung 11 ngayon, so bukas, no? So lagi ngayon ko lang siya inactivate. But anyway, so hindi ko siya ginagamit ngayon. So kung gagamitin ko siya, makikita nyo, okay? You can see. So, nakaano na ako sa microphone, nakakonnect na ako at Krisp. So, all you need to do is on the remove noise. Then, that's automatically tatahimik na lahat. Then, automatic pag-remove noise na siya. Okay? So, yan. So, yan ang purpose ni Krisp, which is siya ay inaalis niya yung mga noise, background noise na sa paligid natin, which is yung mga sulog na sasakyan, yung mga tawo ng aso, mga kismisan, no? Yan, aalisin na yan. So, para magawa mo siya, so i-click mo lang dito kung ano yung input ng microphone na ginagamit mo. So, ako ginagamit ko si iRuin Webcam. Okay, siya yung pangunahing ginagamit ko as webcam using my mobile phones. On our next tutorial, we i-discuss natin ngayon on how to connect your phone or smartphone as your webcam. Paano mo siya gagamitin o paano mo siya magagamit, okay, as your webcam, itong smartphone. So, in our next video, i-discuss natin ngayon kung paano ba magiging camera itong si mobile phone mo, okay, sa iyong laptop or sa iyong computer. Yan ay tatalakay natin sa our next tutorial. But in the end, so I hope na meron tayong naintindihan na discuss for this day. So, napakahalaga na magkaroon tayo ng ganitong application na si Krisp. Okay, napaka-importante nito, lalo na sa mga nag-online school. Okay, yung inaalis mo yung mga tunog sa paligid, para tahimik lang, hindi narinig ng teacher mo or professor mo yung mga nangyari sa paligid. Okay, so first thing first, so don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and share this video to your friends, to your classmate, okay, para matulungan natin sila. So, ayan. Okay, so i-remove noise ko lang ulit, i-off ko lang, pakinggan nyo yung tunog. Ayan, remove noise ko, naka-off. Ayan, then i-on ko siya. So, tahimik na, okay? So, napakahalaga na gamitin natin ito. So, thank you and have a nice days. And see you in our next vlog. And God bless. Thank you.